And so pinaalis na rin 'tong mga 'to. Ayun, bali umikot pa kasi yung truck natin. Hangga't wala pa yung truck, hindi pa nakakapwesto dito. Pwede nilang alisin yung mga gamit nila. Pero pag nandiyan na yung truck, diretso yan sa truck. Ayan, kaya binibigyan sila ng chance na alisin yung mga gamit nilang naka-obstruct dito sa kabaan ng Recto Avenue. Ayan, Tondo side, ha? Boundary na po ito ng Binondo sa kabila, Tondo dito sa kabila. Nakasama natin si Chairman Arboleda. Kaya ang hirap maging chairman, no? Ang ala. Akala nila kami ang nag-timbre. Akala mo nila parang kaya. Ayan, so hintayin natin yung grupo. Ayan na yung truck, oh. Nakaikot, no? Ayan, si Kuya Wancho, kino-question bakit nga naman narito to. Kasi naka-obstruct siya sa mismong bangketa. So, bawal yan. Ayan, tignan natin sa barangay. Tayo natin si Chairman. Ito si Chairman. Ano po? Ano po? Yung mga bakal po. Ito nga po, sinabihan ko na rin po yung alalay ng tagawad ito. Eba, wal yan. Eh, wala pa po yung may-ari. Paano po ang gagawin natin? Opo, opo, opo. Pero, papahakot na lang humamaya. Basta ho, ayan, kagawad. Naririnig mo yung sinasabi nila. Kagawad, kasama natin. Ito po yan nakatira. Ikaw yung may-ari niya. Dati po siyang nagamit. Kaya po hindi na. O, pati yan po. Sige po, sir. Opo, opo, sir. Opo, opo. Kahit balikan niyo po mamaya. Ah, bukas. Bukas po. Mamaya po kakausap po siya. Talaga kailangan mawala yan. Ano po? Opo, opo. Parang po sa iyo. So, tayo. Good morning, Kuya Wancho. Good morning. Ayan o, bibigat niya mga makina. Kasi tayo dito. Ayan o. Ayan ba ito? Tapilin ba ito? Tapilin ba ito? Pwede. Ha? Ha? Bye. Bye, good morning.
Papunta na si Chairman. Moment of truth. Confident si Tatay. Dito eh. Kasi hindi pa, hindi pa. Ayusin na lang po namin. Matagal na kasi nakalabas. Hindi na pwede kumatras pa kayo. Okay. Eh, paano naman sila? Mga hindi nakauslit. Tapos siya, nakaganyan din. Alam na po na, alam na po namin yan. Talagang pinakiusap mo. Lahat po yan sila, alam nila yan. Dahil, sir. Pero kung halimbawa, ano, talagang mapipilita ng mga, ano. Hindi, hanap din naman yan. Hanap kayo matagal ng panahon. Maghanap na kayo ng malilipatan nyo. Talagang araw-arawin na tayo rito. Yan pa, sir. Pakitanggal nyo na yung masakit sa ano rito. Chairman, ito muna. Chairman, ito muna natin. Resolve natin muna ito. Pagbalik namin, natin mo yan, Jay. Oo. Ito madali na ulo nito. Oo. Problema. Oo. Balik na natin yan. Ano mag-iayon? Nakabakal doon sa katong bahay na ito, ha? Bakal? Yung kanina, ito na ayusin natin pa ang ito. Sabi nila, bakit ko nag-clearing tapos ito. Sige po, sir. Kung kasi hindi nyo na makikita yun. Saka ito, ha? Oh. Ito po. Ganito po yan, sir. Ang sabi po sa akin na hindi. Kung alam nyo na lang, napagka nakatikip naman sa tingin, pero ganito po, bigyan nyo lang ako ng ilang araw, hahanapan ko na lang po sila na kapag-tip. Kasi po, opo, opo, alam po yun, lalo na po sa kalagayan ko. Opo, alam nyo naman na ano, talagang, eto nga ako, surpresa mo talaga to, eh, diba? At saka talagang matagal na talaga to, talagang matagal na rin naman. Pero pakiusap ko lang po, hahanapan ko po yan sila ng Bernes, wala na yan. Bernes! O, Evita! Wala ba silang bahay? Para alam mo, ha?
Biyernes, wala na kayo. And so narito si Major Jimenez. Nagbigay ng assist dito sa atin. Habang nagki-clearing kasi pa-clearing to ng DILG dahil kahapon nag-ikot ang DILG dito sa atin sa Manila. So may mga nakitang naka-obstruct, so kailangang alisin. Ayan, pati mga chairman obligado na ipaalis sa mga constituent nila yung mga gamit na naka-obstruct dito sa bangketa. Ayan. Ayan, kinuha na itong mga ito. Hindi mo, alisin nyo yan, alisin. Kayo raw ay nagsabi, pinatatabi, okay lang daw yan. Papasok niya lang sa kay Kika, hindi raw pinatatabi, pinaalisin. Hindi ho ako, may ano niyan, sila rin ha. Kaya nga po sabi ko, gisingin nyo nung si Chucha, yung makakatulong ninyo. Sige po, Nay. Nay, pasok ko na lang, baka ikaw ay. Nay, dito ka na lang, Nay. May trap ka na lang. Bukay siya po. Yan, so pinapapasok na tong kariton pati yung mga yung ano nila washing machine pinapapasok sa loob kasi bawal nga naka-obstruct dito sa labas. And so dito tayo, proceed tayo dito. And so kung titignan natin, kahit pa paano dito nabawasan yung mga naka-obstruct, di ba? Kasi pinapasok na nila yung mga gamit nila na nasa labas. Ayan, kasi bawal talaga yun dahil nga dumaan ang MMDA at yung DILG natin nag-ikot dito sa Manila. So kailangan talagang alisin yung mga naka-obstruct dito, di ba? Dahil nga noon, nagpalabas na ng memo, di ba, na maaring makasuhan. Na, kung naalala nyo, nag-clearing tayo sa, ano, sa Road 10. Maaaring makasuhan yung mga chairman na hindi sumusunod sa pagpapatupad ng batas na kailangan walang sagabal sa bangketa. And so, kinukonfiscate na itong mga to. Pulungan yata ito eh. Buhatin na lang buhok. Oops. Sa pagpapatupad ng batas, kailangan talaga lahat nasasagasaan, walang pinipili. Bali yung ipinakiusap ni chairman, binigyan lang siya ng ilang araw. Pero kailangan paalis na niya yon, kasi nga, 'di ba? Unfair naman sa mga constituent niyang iba kung pati kung yon hindi maaalis, 'di ba? So, proceed tayo dito. Ayun, ito oh. Bakal. Thank you.
lumilabi. Yung mga luto-lutoan nila, pati mga pangarang. Dito, kinonfiscate na lahat. Alisin niyo yung loda, alisin niyo. Natali, natali o. Punta tayo sa... Uy! Wala, putang na. Tanggal na nga eh. Ayan, so kung makikita natin, clear na. Kahit pa paano, nabawasan yung mga naka-obstruct dito. Ito nga pala, dating PNR to. Yan, kahabaan yan. Hanggang doon yan sa may Tutuban. Yung station, Tutuban Station, PNR yan. Papasok dito sa pier. Ayan, parola, pier 2. Yan, PNR, PNR to, PNR. Daanan ng tren. Proceed tayo dito, paikot tayo, paikot. Pupunta tayo sa Gat Andres. Ayan, so narito tayo sa papuntang Gat Andres. Ayan, titignan natin. May kasama tayo mga pulis ha. Ayan, inaalis na ng flood control itong mga naka-obstruct dito. Matanggal ah, tibay ah. Welding kasi ito eh.
Tol! Yan na tayo.